Sa akin ay pagnubay, kahit
San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ano yung tinanong ni Jesus sa kanyang mga lupad ng patalimata, maaari bang maging taga-aay ng ulam ang isang ulam? Kapwa sila mahulog sa hukay kapag ginawa ang ngayon. Walang alaga na hindi naigig sa kanyang puro. Ngunit kapag ubusan ng katauhan, siya naging katulad ng kanyang puro. Ang tinitingnan mo ay ang buhay mo ngayong kapatid. Ngunit hindi mo pinapansin ang kahinan sa iyong mata. Paano masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mo alisin ko ang iyong buhay. Gayong hindi ko nakikita ang kahinan sa iyong mata. Alisin mo muna ang kahinan sa iyong mata at makikita pa ang mga buti sa gayon ay maalis mo ang buhay ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Buhay mo ba? Tingnan mo muna ang iyong sarili. Kasi bahagi ko ng pagkiyo sa pinakalala ko, tinatawag ko na the Holy Spirit. Ayaw ko kung ngayon kawalan ninyo sa mga retreat ninyo. The Holy. Yung po ay isang kwadrato na nakita ko doon na may mga bagay na alam ako na hindi ninyo alam. May bagay na mga isa nga sa labi na natin, hinahanap natin yung sa labi natin, hindi natin nakikita na wala. Nakasuot na, hinahanap pa natin. So kung minsan yun, nakikita ng iba. At may mga bagay rin naman na hindi ninyo alam at hindi ko alam. Maaaring along the way ay madi-discover natin. Kaya bahagi yung mga isang din sinasabi ni Jesus na hindi pwedeng pumula ka sa ibang tao. Hindi. Ang sinasabi ni Jesus ay, tingnan mo muna ang iyong sarili. Sabagat, tulad ng salita na inaari, hindi pwedeng ang mula ang maging talapag-akay ng mula. Ngayon, paano natin ngayon bibigyan ng higit ng paninilay na maalis natin yung kahilan sa ating mata? Maging bahagi yun ang pagkilos. Hindi lang sa pagsasabihin namin na huwag ka munang umula. Na hindi mo muna nakikita yung iyong sarili. Pero, paano mo ba makikita ang iyong sarili? Sabi ng iba eh, tumanaw ka sa salamin. Well, maaaring figuratively o mismo literally, tingnan mo ang iyong sarili sa salamin. Tingnan mo ang iyong pagkilos sa harapan ng Diyos.
Well, yung physical figure natin, pwede natin makita sa salamin. Pero yung ating mga gawain, ang ating mga kalooban, ang ating intensyon, yan ay hindi natin pwede makita sa salamin. Ibang uri ng salamin ang kinakailangan natin gamitin. Kinakailangan po yung pagninilay. Kaya kung maalala ninyo, noong nakaraanin ko sa ating mga isang hamon ay binibigyan sa atin ay isang C, tatlong C yun. Ano isang C? Contemplation. Contemplation. Magninilay. Magmumuni-muni. Yung kalimitan ng siguro na sinasabi ay yung examination of conscience. Yung ibang sinasabi ay conscience exactly. Kasi yung tawag examination of conscience ay tingnan mo kung ikaw ay nagkasala sa utos ng Diyos. Yung examining conscience, examining consciousness ay yung pagiging sa atin naman, hindi lang mo ikaw yung nagkasala ng hindi. Ngunit maaaring maganda yung ginawa mo. Pero baka pwede mo lalo mo maganda. Maaaring hindi ka naman nagkasala. Pero pwede mo mas mapabuti pa yung ginagawa. So hindi lang po pagkaunawa natin sa ating mga maling gawa. Kunin ka bilang bahagi po ng pag-inilay mo. Kung paano natin mapapalakas yung mga bagay na ginawa natin tama. Paano natin mamuli. Kasi yung mga mamaya, yun pala ay tiyak pala lang. Hindi natin sinasadya ng katawang tama. Ay hindi na natin pwedeng mauli. Ay hindi ho. We are building up. Hindi lang. Hindi tayo kumikilos gawa lang ng swerte. Tayo kumikilos gawa ng virtue. Yung pagkilos natin ay isang virtue. Pag sinabi mong virtue, pwede mong maruplikin, pwede mong maluuli, pwede mong magawa ulit, at maaari ka pag ginawa mo ulit, hindi lang mas magawa mo ulit. Mas maganda ang pagawa mo kapag ginawa mo ulit. Kaya napakaganda po yung contemplation. Kaya pwede gawin yung contemplation. Well, isa po sa kalimitan sa akin po, ang amin po itinuro sa akin ay sa gabi. Bahagi yun ang pagkilos sa loob ng aming evening prayer na kung saan ay maglaan ng panahon ng pag-inilay. Ano yung ginawa mong palpa? Anong ginawa mong mabuti? Paano kung naiwasan yung palpa na ginawa mo? Paano mapag-iipayo yung ginawa mong mabuti? Ano yung mga pasyon na pwede kong gawin yung mga bagay na ito? O alin yung mga pasyon na maaaring iwasan ko ang mga masasamang pagkilos na ito? So, napakalaga po ngayon sa pinaw natin na ay gagawin tayo. Hindi lamang po ito sa pag-ibagunayan natin sa Diyos, kundi yung pag-ibagunayan din po natin sa pagkilos natin sa bawat isa sa atin. At doon natin malalaman kasi kung tayo mismo ay tapat sa ating sarili, ay doon din natin maintindihan yung iba.
sa iyo. Angel, or the same situation, katulad ng sa atin. Pero maaaring pwede natin ipahati na itong solusyon na nakita natin ay pwede matularan nila, matutunan nila. Kaya doon naman tayo hindi na mga paggagawa. Kasi bakit? Naiintindihan niya natin yung kanilang sitwasyon. Kasi bahagi na rin mismo ng ating karanasan na encounterin natin ito sa pagkilos natin sa buhay na ito. Pero ang bahagi na kung saan ito ay napakalaga na ituro natin. Kasi alam niyo yung tendency na yun, tendency yung ngayon ng panahon na ito ay sinasabi, ibang-iba naman yung sitwasyon ko sa iyo. Well, kaya sinasabi ko kumisan ng iba, lalo-lalo ng mga kabataan, ay, Padre, hindi applicable sa akin yan. Kasi may basis in time and different. Well, yes, kumisan sinasabi ko yung mga anak, hindi, magkaiba kayo ng sitwasyon. Well, hindi ko sinasabi na this is my also your solution for your problem, but ano siya, pwede mo sabihin, you learn from me. Kahit na konti lamang ay matutunan ka rito. Kahit ang tawagin natin ay yung grain of salt ay pwede maging bahagi ng iyong pagtulon na kung saan ay pwede maging gabay sa iyong pagkilos. Kasi kung yung mundo ginagalawan natin ngayon, yung isang mundo na kung saan ay ang tendency niya rin eh. Kinakita ng karanasan ko rin ito. At itong karanasan ko rin yung sinasabi na ito is entirely different from you. Well, isa ka lang alamin ko natin noon. Kasi baka mamahalim talagang iba talaga yung sitwasyon niya kaysa sa atin. Pero dapat ito, maging bukas tayo. Natingnan natin. Kasi baka mamaya yung mentalidad na ito ay isang mentalidad na sasabihin ng mga kabataan na yung kapanahonan na ito ay ito ay walang katulad. At maaaring ang solusyon mo ay wala kang matutunan sa iyo. Ay, yan po ay very dangerous. Very dangerous yan. Kasi bakit? Eh parang sinabi mo na I could not learn from anybody. Parang masyadong makakas ang tingin mo sa iyong sarili na ikaw lamang ang makapagbibigay ng solusyon sa problema mo. Hindi. Kinakailangan din mo maging bahagi. Kaya nga, sinasabi ko ng buong ikaw pa, bahagi na ating tungkulin. Kaya kung mayroon tayong tinatawag na pagkatama ng kapwa, fraternal connection, na kung saan ay ipinapamanig din sa atin ang buong may kapal para maging gabay ng bawat isang bata ay huwag mo nang pag-usahan yung napag-usahan ko na. Kasi nga, sabi nga sa history, those who does not know it will do to repeat it. So kaya bahagi na kung saan yung nakita po natin, napakahalaga po yung contemplation. Napakahalaga yung contemplation. At ito yung ilog natin sa harapan ng buhay ni Papa. Bahagi na hindi natin pagkilos na kung saan ay masama yung tayo. Na ito yung pagkakataon na tayo ay naharap sa sarili natin, sa spiritual na sarili natin. Maging ito man ay examination of conscience, o consciousness examen, o pareho, ay maging bahagi po ng ating paghihilay kung magagawa kung sana natin.
ay maging bahagi po ng ating pagtugon sa harapan ng buong may kapalparan. Maging maliwanag tayo na makita rin natin at matulungan natin ang ibang tao sa kanilang katatayuan para makamit nila yung kaligtasan ng dulo ng pagliligtas na ni Yahweh El Shaddai. Ito yung idalangin namin sa harapan ng buong may kapalparan. Nawa ay magkaroon ako ng panahon na tingnan ko ang aking sarili nang sa ganon. Tunay akong maging gabay. Hindi ako maging tagulat na nagpagabay sa mga kapatid natin, sa mga kapatid ni Yahweh El Shaddai. Amen? Amen. Ama namin yung kaitaw ang mga buwan ng mga sa katapatan
Buhod mong pinagpala ng Panginoon ng Jesucristo, maaari ng Belen. Kanilin ang buhod mong sa kanyang ibagoy mabuti ang lahat sa pamagitan niya ang itinatangkap. Ang iyong ako siya ay hindi naiwa sa iyo. Minabuti niya maging hirin na iwa sa mga tao. Amang siya ang tulad namin sa pamatayang tulo. Noong iniyari niya ang sarili ng kami makasutumo. Kanya naman ang iyo itinalangali siya at iyo itinangkukupang sa lahat siya'y manuna. Ngayon ay lahat ng sa kanya ay nakikisa ay talagang kami nagpupunyi sa iyo katapira. Ay magulat sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu
Santo. Ama, linganin mo ang simbahan na dalam sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kayo sa aming Francis. Di binabentura, hanap ka ng kapalian. Alalaan mo rin ang mga kapatid natin na hintay na may bagasa na sila yung muling mabubuhay kay hindi yung lahat ng mga pumanaw. Kawal ko sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawal ko ang itupanin kami lahat na makasalo sa iyong Panginoon ng wakas. Kay isa ng mahal na Maria, Maria niya ng Diyos. Kay isa ng mga apostol na lahat na mamalala na buhay dito sa daigdig ng kaluludugod sa iyo. Maipag-iwag naman namin ang pagpuri sa karangan mo sa mga ito na iyo na ang aming Panginoon, Jesus Cristo. Sa pagpapagitan ni Cristo, kasama niya sa inyo lahat ang karangan pagpuri sa iyo. Diyos, amang kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalaan ka. Amen. Upang tayo ay malinis ang ating mata upang makita natin ang buhay ng ating kapatid upang sila ay tunay nating makabayan. Thank you.
mapapalad ang mahinahinayang sa tingin ng kordero. Panginoon, hindi ako parang dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama namin ang pagmahal kami, pinagpagsala mo sa iyo sa itatibig na banal. Ayaw mo nalakas at iyong binubuhay. Pagindabati mo kami makapakinabang sa buhay ng banal na para sa aking sarili niyang anak. Bilang aming kapangalitan kasama ni Espiritu Santo, magpasawa na ang ka. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo. Magpalaan kayo ng mga pangyari ng Diyos. Ama, Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang pagpapala ni Yahweh El Shaddai. Salamat sa Diyos. Thank you.